Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, so kamusta kayong lahat? I hope you are all doing fine at sana lahat tayo ay healthy hanggat maaari, no? Kung wala namang kailangang puntahan sa labas, stay at home na lang po tayo. Nasa 50,000 cases na tayo sa COVID-19. Kailangan talaga natin gumawa ng action paano tayo mas magiging ligtas sa pagkakaroon ng COVID-19. So, naisipan ko magawa ng video para maiwasan natin magkaroon ng COVID-19. So, pag-uusapan natin ngayon is ano-ano ba yung mga dapat at least na meron tayo ngayon para maiwasan natin ang pagkakaroon ng COVID-19, ano yung mga dapat mong practices na ginagawa. And without further ado, let's hop right into the video. Isa-isahin natin yung mga new normal essentials. Kahit hindi lahat ng ito meron ka, at least, no, ilan sa mga ito, pilitin natin na maging available sa ating household para tumaas yung ating protection against COVID-19. Aside from, syempre, yung ating immunity, dapat, syempre, malakas, no, kahit gaano ka, ingat ka sa panlabas, pero yung katawan mo naman ay hindi mo pinapalakas yung resistensya mo, wala din yun, no, madali ka din kakapitan ng mga sakit. So, para maging healthy tayo inside, ano-ano ba yung mga dapat natin gawin? No? Number one, huwag kang magpupuyat. No? Huwag kang magpupuyat at least 8 hours a day ang tulog mo. Dapat 10 PM, 11 PM, tulog na tayo. No? So, ito yung mga ilan sa mga binili namin ng aking kapatid kasi magkasama kami dito sa aming dorm sa Manila. So, alam naman natin dito sa Manila, sa NCR, pinaka peak, no, yung cases ng COVID-19. Pero kung susundin mo yung mga precautions na sinasabi sa TV, 'di ba? Yung mga pinapaskill ng DOH sa FB, kung susundin mo 'yon, makakaiwas ka, no? Ayan, guys. So number one na dapat meron ka, no? Actually, kahit saan ka magpunta, dapat may dala ka nito na handy lang. And that is this alcohol, no? Ethyl alcohol. At ang recommended is yung 70% solution. Kasi ito yung kayang makapag-deactivate ng virus, no? At least, ma-deactivate. Hindi man siya mapatay totally, ma-deactivate man lang. At syempre, importante pa rin na pagdating mo sa bahay or sa any available place na pwede ka nang mag-wash ng hands mo, gawin mo, no? Sobrang advisable talaga na lagi kang may dala-dala nito. Hindi naman sa pagiging sobrang OC, pero iba ang nag-iingat, no? Iba na sa panahon ngayon, kailangan doble ingat tayo. Kasya na sa amin yung ganitong alcohol for like 2 weeks, di ba? So, hindi namin kailangan mag-hoard ng isang box ng ganito, no? So, ethyl alcohol yung recommended kasi yung isa ay isopropyl. Pero minsan, nagkakaubusan kasi guys ng ethyl. Sobrang in demand nito. Kaya, no choice kundi mag-isopropyl. Pero 70% din dapat. Okay, next, after ng alcohol, syempre dapat meron tayong face mask. Ayan. So, kita nyo ba? Medyo nagre-reflect. Ayan. Face mask. And in order namin to sa Shopee. Ililink ko na lang guys sa description box kung saan namin napagbibili yung mga papakita ko na ito. Ayan. Tapos ang laman na niya guys ay 50. And hindi na rin siya masama guys. Ito gamit na namin to. Makapal naman yung bawat mask, no? Hindi siya low quality. Okay naman siya. Itong mga mask na to, ginagamit namin to guys. Not all the time na nasa bahay, nasa dorm lang naman, nakamask pa ng ganito. Hindi. Ginagamit namin to pag pupunta kami sa lugar, public place na crowded, no? We use this mask para right after makabalik sa dorm, no? Tatanggalin namin. And tip lang po sa mga gumagamit ng surgical mask. Bago nyo siya i-dispose, make it sure na i-cut nyo siya. Para hindi na siya i-reuse pa nung iba. Kasi may mga kumakalat ngayon, guys, na nilalabhan lang nila yung face mask. Then binibenta ulit. So, ayaw naman natin na mabiktima nun. Kaya, I highly, highly suggest, right after mong gumamit ng surgical mask, i-cut mo siya, no? Ayan. Aside from this one, meron din kaming mask na cloth, no? Tela lang siya. At ginagamit namin yung mask na yon pagka bibili lang kami ng pagkain sa karinderya, no? Pagka alam namin na hindi ganun crowded na lugar, yun lang gamit namin. And hindi ko siya mapakita, ipa-flash ko na lang dito na suot namin. So may partner siya na turban. Ang kagandahan sa face mask na yon, meron siyang butas sa loob. Wherein, pwede mo siyang lagyan ng filter. At yung pangatlong ipapakita ko sa inyo, guys, is ito.
Ayan. This one. Ito po ay gasket, no? Gasket ang term na doon sa Shopee na pinag-orderan namin. Pero ito po ay filter, no? Filter. So, ang gagawin mo lang, yung face mask na merong pasukan ng filter, tinasalpakan namin ito para double protection. Okay, so ang pang-apat natin is ito. Ayan. This is the face shield. And so, sabi dito, guys, it is to prevent fluid splashing. So, minsan kasi, di ba, pag nasa any public transportation or public place, pag may bumahing, at yung bumahing na yon, let's say, hindi siya naka-face mask, no? Pagka tumalsik yung kanyang laway, di ba, kahit naka-face mask ka, ang tendency is tumalsik siya sa mata mo, eh, kahit daw sa mata lang, pwede rin makapasok yun sa katawan mo through our eyes, nose, and then mouth, of course. Kaya makakatulong ito para ma-prevent ka din sa mga ganong instances. Ilalagay mo lang siya, di garter siya, guys. Ayan. So, sa SM namin to binili. Tapos, may ganito pala sa Shopee, mas mura lang. So, I suggest, no, sa Shopee ka na lang umorder at maramihan na gawin mo. Yung mga katropa mo, kasamahan mo sa trabaho. Follow your heart, add to cart, and para isang shipping fee na lang. Okay, so next we have, nabawasan na namin siya kanina eh. Kakabili lang namin sa kanya kanina. Ito yon. So, this is the Lysol Disinfectant Concentrate. And binili din namin itong spray bottle na ito. Since nga kanina galing kami sa SM, no? Kaya kami nagpunta sa SM kasi may mga essentials kaming binili. So, ito, ang gagawin lang sa kanya, nakalagay naman sa instructions, sa isang bottle cup, guys. Ilalagay mo siya sa 1 liter na tubig. Eh, ito ay 450 ml. So, tansyahin mo na lang. So, ginagawa namin, kalahating laman ng takip, kalahating bottle cup ay ilalagay namin sa 450 ml. At yung, ito na yung pang-spray namin. Paglalabas kami at humawa kami sa lahat ng nahawakan namin, actually, ini-sprayan namin ito. Iba na kasi ngayon, guys, okay nang maging super OA ka sa kalinisan. Then, maging sorry. Nabawasan na, no? Tapos, lahat ng dinaanan namin, kanina, yung mga gamit namin, mga bag na suit namin, in-sprayan namin ito. Diba? And, ganoon din sa loob ng kwarto namin, nag-spray kami para walang bakas. Hindi man mamatay lahat. Hindi nga tayo sure kung may virus kaming naidala dito. Pero, what if meron, diba? Better be safe than sorry. Ayan. Okay, guys. So, tapos na tayo sa mga panglabas na protection. So, isunod naman natin yung pang-loob na protection. So, we have this on top of everything. Hindi na siya nakalagay sa box. Kasi bulky pa. So, we always have this. Always, always, always. This, if you know this product. First Vita Plus. Grabe itong magpalakas ng immune system. Immune system ang tinatarget nito, guys. And once a day lang kami uminom nito ng aking sister. Once a shape per day, can keep the sickness at bay. Ililink ko na lang down below kung saan ka pwedeng bumili nito. And please, 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 bumili ka lang po nito sa mga bonafide dealer, legit dealer ng First Vita Plus. Huwag po sa kung saan-saan lang. Kasi baka mamaya may mga namimeke nito, magoyo ka pa, diba? So, super, super effective. Okay? Juice lang siya nagawa sa gulay. Tapos, ang variant na to ay dalandan. Alam naman natin, dalandan is mayaman sa vitamin C and isa ang vitamin C, guys, sa nagpapalakas ng immunity ng ating katawan. So, this is it. Next, we have this. Actually, nahawa lang ako sa aking sisterette. So, I have this different variant. Same brand, pero different variant ng tea. Tsaa, no? Kasi lalo na ako nakaka-feel ka na medyo parang mainit yung katawan mo or hindi maganda yung pakiramdam mo, better, no, bago ka matulog, no, inom ka ng tsaa kasi nakakapagpaganda siya ng mood ng katawan. Ewan ko, para sa akin lang. So, kapag may masakit sa lalamunan ko, ito iniinom ko, guys. Yan. So, this is the Tesco Lemon and Ginger Infusion. Ang sarap ng hagod niya sa aking lalamunan. Maasim-asim na, maanghang. Mahilig kasi ako sa mga ginger saka lemon flavor. So, ayan, guys, ginagamit ko. Dahil siya ay may ginger
turmeric, maganda siya sa ano, ting mga joint pains, di ba? Kung may rayuma ka, pwede siya, no? And then yung lemon, alam naman natin, mayaman sa vitamin C yan. Another variant is this one. Again, from Tesco, and this is red berries infusion. Ito naman, sobrang asim nito. Alam na alam mo galing sa berry, and then, hindi mo malalasahan na tsaa siya at all. Nangingibabaw yung asim niya, saka yung fruity. Kaya mayaman to sa vitamin C. And these are all vegan, no? Yeah. And lastly, I have this, no? This is the Tesco Peppermint Infusion. Kabibili ko lang to kanina. And nabuksan ko na rin kasi umiinom ako ngayon. Ayan. And, ayan. So, peppermint, sobrang lamig niya naman sa lalamunan. Kaya masarap siyang inumin kapag ka, let's say, ano, no? Kumain ka ng medyo matatamis, no? Or medyo yung mga nagiiwan ng lasa sa bibig, masarap, maganda siya inumin. Ayan. Okay, and then last, I have been drinking vitamin C tablets like for almost 5 years na. Pero na-stop ko siyang gamitin nitong mga nakaraan, no? Kasi medyo, ewan ko, nawala sa isip ko uminom. Pero tuloy-tuloy yung pag-inom ko ng First Vita Plus. So, yung vitamin C na iniinom ko is potency. Naubos na kasi. Naubos na yung kanyang, yung, naitapon ko na yung box actually. Natira na lang is ilang piraso sa isang banig. So, iniinom ko talaga yung sugar-coated. Pero since naubusan ng sugar-coated, ang naiinom ko lately is yung hindi sugar-coated. So, ang purpose ko kasi sa potency, no, segue ko lang to. Nalaman ko kasi na ang vitamin C effective magpaputi ng katawan. Yes, super effective. And may separate video ko doon kung paano ma-achieve or paano pumuti ang ating skin. So, yun, no? Those are the things na maisasuggest ko na dapat meron ka, especially this COVID-19 pandemic. At syempre nga, gaya na sinasabi ko, no? Practice proper hygiene, no? Pag galing ka sa labas, na-expose ka sa maraming tao, pagdating mo ng bahay or ng dorm, dapat as much as possible, makaligo ka kaagad. Kapag naging way of living naman na natin siya, makaka-adjust ka na at magiging normal na lang sa'yo yun. At kailangan natin talagang mag-adjust, guys. Kasi kung hindi tayo gagawa ng paraan, lahat tayo magkakadamay-damay dito. So, sana lahat, no, lahat tayo ay magkaroon ng initiative at concern sa bawat isa. Lalo na yung may mga kapamilya na may edad na, yung may mga respiratory problem, di ba? So, sila yung pinaka-at risk sa COVID-19. Kaya dapat, kung may kasama tayong ganun sa pamilya, no, take extra precautions, no? Hindi man para sa iyo, kundi para sa mga taong mas prone magkaroon ng COVID-19. And I hope, no, may natutunan kayo sa video na ito at i-apply po natin 'yon sa ating araw-araw na buhay dahil matagal pa po ang laban natin against COVID-19. And I am praying, no, for everyone, no, sa ating bansa, sa buong mundo, no, na mawala na itong pandemic na ito, makadiscover na sana ng vaccine para mapuksa ito at bumalik na tayo, bumalik na ang sigla, no, ng ating ekonomiya, bumalik na ang ating dating buhay. Pero sa ngayon, new normal muna tayo. And that's it. I hope, no, may natutunan kayo. If you like this video, give it a thumbs up. And subscribe if you haven't yet. Click the notification bell below para notified ka every time na may bago akong videos. Bye!